na gumamit ng serum and para saan itong mga serum na ginagamit natin. So, ayon kay Maring Google, guys, serums are... Hello everyone! Welcome or welcome back to my channel. And for today's video, guys, is another skincare video. So, pag-uusapan natin today, guys, is about serum. And later, guys, papakita ko sa inyo itong aking tinatry na serum from Dr. Sensitive. Kung ano nga ba ang serum and para saan itong mga serum na ito. So, if you are interested to know more about serums and itong mga ginagamit kong serum ngayon from Dr. Sensitive, then please keep on watching. But before that, guys, if you're new to my channel, please consider subscribing my channel. Also, you can click that post notification bell so you will get notified every time I post a new video. So, if you are ready, then let's begin. Thank you so much, guys, for staying with me. And for today's video, guys, ayan, pag-uusapan natin is about serum. Ayan, and ipapakita ko sa inyo, guys, later itong aking mga biniling serum. But before nun, guys, ayan, pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang serum and kung sino yung mga dapat na gumamit ng serum and para saan itong mga serum na ginagamit natin. So, ayon kay Maring Google, guys, serums are skincare products that are designed to deliver high concentration of specific active ingredients to the skin. Serums are mostly clear, gel-based, and tend to be less thick than a moisturizer. They typically apply before moisturizer to help lock in moistures. Ang mga serums, guys, is more on lighter sa skin, ayan, than yung mga thick na moisturizer natin. So, maganda ang mga serum, guys, kasi mostly ang mga serums is gel type siya or medyo liquidy siya, which is mas madaling ma-absorb and ma-penetrate niya talaga yung pinaka-inner layer ng ating skin. Kung saan talagang napakalaking tulong para sa ating skin. And alam nyo ba, guys, marami tayong iba't ibang uri ng serum. Different kinds of serum na kung saan kung ano lang talaga yung pangangailangan ng skin. So first, guys, meron tayong anti-aging serum. Etong serum na ito, guys, is help our skin to slows down the aging process of our skin. Itong anti-aging serum, guys, is talagang makakatulong sa atin kapag problem natin talaga yung fine lines and wrinkles sa ating skin. So mostly ang mga serums na anti-aging talaga, guys, contains retinol and hyaluronic acid. Because serums that contain retinol and hyaluronic acid talaga, guys, is best to combat the fine lines and wrinkles na meron sa ating face. So, next one naman, guys, is meron tayong antioxidant serum. Etong mga antioxidant serum naman, guys, is tend to help protect our skin naman from free radicals. Kapag on a daily basis talaga na hindi maiiwasan na nagbibilad tayo sa araw, ito yung mga serums na mas maganda para sa inyong skin. And itong mga serums na ito, guys, na antioxidants contains vitamin A, vitamin C, and vitamin E, and niacinamide. Alam naman natin, guys, that niacinamide, guys, is best ingredient of the skincare products because nakakatulong siya to lighten and protect yung ating skin. So, next one naman, guys, is yung ating color correcting serums. Ito naman, guys, yung mga serums na kailangan ng skin ninyo kapag meron kayong mga hyperpigmentation, ganyan, and meron kayong mga dark spots na problem ninyo sa inyong face. Ang mga kailangan naman ninyong serum is the color correcting serum. Color correcting serums na nagko-contain naman ng vitamin C and arbutin. Alam naman natin, guys, that any skincare products na mayroong vitamin C is maganda talaga sa skin kasi nakakatulong sila para ma-brighten up yung ating skin. So, ito naman talaga yung mga key ingredients ng mga color correcting serums, yung mayroong vitamin C. So, the best sila sa mga large pores, ganyan, hyperpigmentation, and then sa mga dark spots kung yun yung problema ninyo, guys. So, depending sa pangangailangan ng skin ninyo, yung mga serums na kailangan ninyong gamitin. So, sino nga ba yung mga kailangan ng gumamit ng mga serums na kagaya nito? So, ayon naman kay Kumaring Google ulit, guys, etong mga serum na ito, guys, is the best gamitin ng mga nasa kanilang late 20s, ganyan, mga 25, 26, 27, 28, 29, and then sa early 30s. Ayan talaga yung the best time for you to use yung mga ganitong klase ng serum. Kung kayo is into skincare din, kagaya ko, kailangan nating alagaan yung skin natin, mas okay talaga, guys, na mag-start tayo
tayo sa ating mga skincare routine. Ganyan kapag nasa edad na tayo ng 25, 26, 27, ganyan. Kasi ito talaga yung time na kailangan na ng extra tender loving care ng ating mga skin. Ngayon guys, ayan, share ko naman sa inyo itong aking mga tinatry na serum from Dr. Sensitive. Medyo matagal-tagal ko na silang nabili, pero ngayon ko lang sila sinier sa inyo kasi gusto ko matry ko muna yung product kung okay sa skin ko before ko silang i-share sa inyo guys. And itong mga serum na ito guys is very affordable lang sila. Meron sila nung sachet. Actually, yung mga nakuha ko is naka-sachet lang. And 89 pesos lang each ito guys. And meron din silang mga naka-tube actually. Pero if kagaya ko kayo na sumusubok lang ng any kind of product para sa ating skincare, then maisasuggest ko sa inyo guys na kunin muna natin yung naka-sachet. Kung gusto nyo lang na itry muna yung product kung talagang okay siya and mag-fit siya sa skin niyo. So na guys, yung mga serum from Dr. Sensitive. Ayan sila guys. So, tatlong variant lang yung nakuha ko. And alam ko, it has a 4 variant. Ang hindi ko lang nakuha is yung T3 na para naman sa mga acne-prone and sensitive skin. So, yung mga kinuha ko lang guys is yung mga kakailanganin ng skin ko. And itong tatlong ito is maybe ito yung mga mas kakailanganin ng skin ko. Una kong kinuha guys is itong Intensive Glutathione Vitamin E Glow Serum with Whitening and Antioxidant. Ayan siya guys. Nakalagay siya sa ganyang sachet. And cute na cute ako sa packaging nitong Dr. Sensitive na mga serum guys. Kasi meron siya talagang twistable cup na ganito. Actually ito hindi ko pa nagagamit itong Whitening and Antioxidant na Glow Serum ni Dr. Sensitive. So, eto siya sa harapan guys. And then, eto naman yung kanyang likod. So, makikita mo dyan, guys, yung kanyang manufacture date and yung kanyang expiration date. And ang sabi niya dito, guys, Intensive Glutathione with Vitamin E Glow Serum. So, sabi ko nga kanina, guys, depending sa pangangailangan ng skin niyo, yung mga gagamitin niyo serum. And etong serum na ito, guys, is has Vitamin E. Dr. Sensitive Intensive Glutathione Glow Serum is a lightweight serum that helps to neutralize free radicals, making skin look lighter and more radiant. It also contains vitamin E and C for even more noticeable whitening and anti-aging. So, yun yung kanyang claims. Dito din sa likod, guys, makikita mo yung directions for use. Apply on face and neck 1 to 2 times daily after cleansing. Use under moisturizer, sunblock, or makeup. So, pwede mo siyang gamitin every morning and every night. So, ako guys, ginagamit ko siya every morning lang kasi sa night, iba yung ginagamit kong serum. Sabi niya dito guys, after cleansing, ayan, pagkatapos mo mag-toner, ganyan, and maglagay ng moisturizer. Then, to lock in yung moisture talaga sa skin mo, gumamit tayo ng serum. So, ito yung ating gagamitin. So, nakalagay din dito guys yung kanyang storage, yung kanyang cushions, and then yung kanyang mga ingredients nakalagay din dito. And this product guys contains 10 ml of product and ito guys is 89 pesos lang. Ayan, kung gusto ninyong mag-try ng mga serum ganyan, mag-try muna kayo ng mga affordable ganyan and tingnan nyo muna kung ano yung magiging effect niya sa skin niyo. So, next one naman guys is I have yung Dr. Sensitive Collagen Plus Vitamin C Serum Brightening and Anti-Wrinkle. And kita nyo naman guys, very vibrant yung color niya. Gustong-gusto ko yung color ng kanyang packaging na orange and yellow. So, makikita mo dyan guys na that this product contains 10 ml and also 89 pesos lang din. And ito guys is nabili ko nga pala sa Watsons. Ayan. So, same lang din nung kanilang blue variant nandito sa likod. Nung kanyang packaging is yung kanyang manufacture date, expiration date, and sabi niya dito, Dr. Sensitive Collagen and Vitamin C Serum is fast-absorbing serum that helps to brighten dull-looking skin. It has collagen and vitamin C that work together for brighter and firmer skin, so it feels soft, smooth, and supple touch. Ayun guys, eto meron itong collagen and vitamin C, which helps talaga para maging supple and moisturized skin. And kung gusto niyo ng brightening effect ng mga serums or mga skincare products, ganyan, hanapin ninyo yung mga products na mayroong vitamin C. Kung yun yung sa tingin ninyo yung pangailangan ng skin ninyo, kailangan ninyo ng extra moisture sa inyong skin, then kumuha kayo ng mga serum na mayroong vitamin C and collagen. So, again guys, nandito pa rin sa kanyang likod ng kanyang packaging yung kanyang direction for use. Pwede nyo siyang gamitin every morning and every night. So, yung collagen vitamin C
Serum Brightening and Wrinkle Care. Then next one naman guys is kumuha rin ako no Dr. Sensitive Pore Tightening Serum with Witch Hazel Extract and Sodium Hyaluronic. Ito naman guys is for smoothening and refining. Nilang pink variant. Ito naman guys is Dr. Sensitive Pore Tightening Serum is a quick absorbing serum that helps to minimize the appearance of enlarged pores for smoother skin. It also helps to control excess oil production to keep skin fresh looking and shine free all day. So, ito namang serum na ito guys is makakatulong sa inyo kung problem naman ninyo if you have that large pores tapos texture ng inyong skin, ito naman yung makakatulong sa inyo. And alam niyo na talagang medyo nag-oil up kayo dun sa mga ginagamit ninyo sa inyong skin, then ito makakatulong. Ito guys, ginagamit ko naman every morning. Talagang nakikita ko yung effect niya. Talagang natatighten niya yung pores ko. Same lang din nung dalawang nauna guys, nandito rin sa likod niya yung kanyang manufacture date, expiration date, and then yung kanyang direction for use. So, eto na guys, yung tatlong serum ni Dr. Sensitive. So, ang wala lang dito guys is yung T3 for acne prone and sensitive skin yun guys, yung T3. Kung yun ang problem nyo guys, kasi nowadays talaga hindi na tayo pwedeng lumabas nang wala tayong mask. So, if problem din ninyo yung mga acnes, ganyan, eh, kaka-breakout kayo. So, maybe try ninyo yung Dr. Sensitive na T3 serum nila. So, eto guys, eto yung mga kinuha ko kasi eto yung mga alam ko kakailanganin ng skin ko. So, eto mga product na ito guys, is actually itong dalawang ito, yung kanilang collagen and vitamin C serum and yung kanilang pore tightening serum, nagamit ko na sila. So, ayan sila, bukas na sila guys. Inagamit ko sila every morning kasi talagang maganda sila, maganda yung lapat nila kapag nagsusuot ka ng tinted sunscreen, ganyan, or mag-wear ka ng makeup, ganyan. Maganda siya underneath sa makeup. So, na-try ko na siya and very smooth talaga and makikita mo na glowing yung skin mo after mong gumamit nitong serum from Dr. Sensitive. And nagustuhan ko rin guys yung kanilang packaging, ganyan. Super nice and cute siya and hindi ka mag-aalala na matatapon yung product kasi meron siya talagang twistable cup na ganyan. Super cute. Ayan guys. Ito guys is very affordable lang naman kung gusto ninyong mag-try ng mga serums na kagaya nito. Umpisa muna tayo dun sa mga alam mo yun, sa Shea, para if ever na hindi naging compatible sa skin natin yung mga ganitong product. Ayan. So, hindi tayo gumastos ng malaki just to try yung mga products na kagaya nito. So, and ang pinaka-favorite ko guys dito sa tatlong serums from Dr. Sensitive is itong pore tightening niya, yung pink variant, because talagang kapag ginamit mo siya underneath ng makeup, as in talagang makikita mo talaga yung luminous effect ng skin mo. Ito yung pinaka-favorite ko dito sa tatlo guys. And ayan, papakita ko sila sa, ayan, papakita ko siya sa inyo kung ano yung, ayan, watery lang yung consistency niya, itong pore tightening. Ayan, as in, liquidy siya, yung kanyang consistency, and madali lang din siyang i-absorb ng skin. Meron siyang luminous effect, ganyan, and gustong-gusto ko talaga yung effect niya sa skin ko. So, eto namang isa guys, is ganito naman yung kanyang consistency. Eto namang isa guys, ganito naman yung kanyang consistency. Ayan, so medyo gel type siya, ganyan. So, hindi siya masyadong liquidy. Unlike dun sa isa, yung kanilang pink variant, talagang runny siya. As in, para lang siyang tubig. Pero itong isa, gel type siya. And kapag in-apply mo siya sa skin, ganyan siya. So, madali lang din siyang ma-absorb ng skin. Ang isa pa sa gusto ko dito sa mga serums na ito, guys, is wala kang ma-feel na lagkit. Wala kang ma-feel na mahapde, ganyan, makate sa skin. Mga ilang buwan ko na rin siyang ginagamit. Wala akong nakikitang negative reaction sa aking skin. So, okay siya sa skin ko. And nagustuhan ko talaga yung kanyang effect. And kapag fully absorb na siya ng skin, ganyan, wala ka pa rin ma-feel na tackiness or lagkit feeling sa kanya. So, yun yung nagustuhan ko. And kung itatanong nyo naman guys, yung kanyang scent, wala siya actually amoy. Ayan, so kaya hindi siya bothering na i-apply talaga sa face nyo, ganyan, kasi wala talaga siya. Unscented talaga itong mga serum from Dr. Sensitive. Iwasan natin yung masyadong mababangong product. So,
mas okay na piliin natin yung mga unscented, ganyan. Kagaya nitong doctor sensitive na mga serum, wala silang amoy, guys. Talagang as in, hindi mo sila maaamoy. And then, affordable pa sila. 89 pesos lang yung kanilang mga ganitong sachet. And meron na kayong 10 ml ng product. Kung nagustuhan naman ninyo, meron naman sila nung mga nakatulong. So, itong mga serums na ito, guys, is talagang nakatulong sa skin ko. And nakita ko naman na maganda yung effect nila. And ang maganda pa dito, guys, affordable sila. Kayang-kaya natin if talagang gusto ninyong mag-try ng mga serum. So ayun na, guys. Hopefully, nakatulong sa inyo ang ating video for today. Ayan, kung gusto ninyong mag-try ng mga serums na kagaya nito, then try ninyo. Pero lagi kong paalala, guys, ayan, before tayo mag-apply ng anything sa skin natin, huwag natin pong idadirect sa ating skin sa face. Kanya. Pwede nating i-try muna yung mga ganitong klaseng product dito sa likod ng ating ears, ganyan. And stay natin siya dyan for at least mga 3 to 6 hours, ganyan. Pero mas maganda talagang 24 hours mo siyang stay dyan before mo siyang i-apply sa face mo. So, ayan, guys, ayan, maraming salamat sa patuloy na pag-support sa aking channel. And kung bago ka pa lang pong nakapanood sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel. And also, guys, click that post notification bell so you will get notified every time I post a new video. And again, guys, paki-follow nyo na rin ako sa aking Instagram and Facebook account. Ayan, maraming salamat po sa panonood. And I hope to see you on my next video. Bye! Good thing.